Alonzo, what's up? Ako ngayon, magandang araw na naman sa atin lahat. Meron tayong pictures ngayon, bagong Pinewood Veyron 2.6. Ito yung mga bagong model ni Pinewood ngayon 2021. Ang daming color variant na lumabas nito, alam ko. Merong nakita ako sa baba na black and red. Tapos ito nga yung ano, ito yung apple green tsaka yung black. Ito yung mga available color ngayon dito kay Custom Bike Manila. Itong Pinewood, ano na to, Veyron 2.6 na ito, ang price na binigay ni Custom Bike Manila rito is 16,300 hanggang 16,000. Alam ko meron na rin to sa iba't ibang shop, pero depende na lang kung magkano yung presyuhan. Ito sa frame na ginamit dito, ito size 17 yung frame, tapos ang color niya is apple green, yun, may pagka apple green or lime green. Medyo color blind kasi tayo, paki-correct na lang kung mali tayo. Tapos meron siya ritong lagay ng bottle cage. Tapos dito nilagay yung pinaka brand name na Pinewood Silver Type siya. Tapos smooth weld siya rito sa taas and dito sa kanyang ano, sa kanyang head tube. Tapos dito ang ano nga lang, dapat ini-smooth weld na nila rito. Pero sa price na 16,000, medyo hindi nakailugi rito kasi ang halos karamihan naman ng nakalagay rito, mamaya sisilipin natin, medyo panalo na rin yung mga nakalagay na components dito kasi halos karamihan is naka-Shimano na. Tapos dito sa top tube niya, flat lang siya rito, tapos lumaki siya rito. Tapos dito nilagay yung pinaka ano niya, yung pinaka model niya na Veyron 2.6. Kala mo nga ano siya oh. Carbon yung ginamit na sticker dito. Pero decals lang naman siya rito. Ha. Tapos dito, pansinin nyo dito sa seat stay niya. Sa seat stay niya, yung iba kasing Pinewood, bagay, iba-iba naman kasi yung design na gusto ni Pinewood para mas gumanda yung mga bisikleta niya ngayon, nilalabas ngayon 2021. Ito, flat lang siya. Yung iba kasi nakita ko sa bilog, ito, flat lang siya. Tapos may combination siya ng decals rito na black. Ayan. Tapos dito, meron siya rito nakalagay sa gawing seat tube niya na Super MTB. Ito nga pala, nasabi na natin kanina, ulitin ko lang ulit. Ang size ng frame ito is size 17. Internal cabling, ayan, dito pumasok yung sa shifter niya. Tapos sa ilalim niya, ito yung hydraulic brake. Para sa akin, okay na yung hydraulic brake na nasa ilalim, nasa labas. Kasi hindi nyo mapapansin once na may leak kung nasa loob siya ng ano, mismong batalya. Tapos sa seat stay niya, ayan, yung seat stay niya may pa-curve siya, tapos hindi rin siya smooth weld, tapos meron siyang sticker na Veyron 2.6 dito sa kanyang seat stay niya. Tapos ito, sa setup nito, sa setup nga pala ng ano na to, ng Pinewood Veyron na to, naka ano na siya, naka 1x9 speed, 1x9 speed siya, na RD na Shimano Altus. Tapos dito sa ginamit sa kanyang ano, sa kanyang cogs, cassette type na siya, Sunshine brand, 11 yung pinakamaliit, tapos 42 teeth yung pinakamalaki, yung pang 9 speed. Tapos dito sa crank arm niya 170 mm. Ayan, medyo hindi na tinipid to kasi naka hollow tech na siya. Hollow tech na siya. Tapos sa chain ring, ayan, removable once na maupod. Ayan, pwede kayong ano, pwede kayong magpalit. Para sa akin, pag magpapalit ng chainring, parang yung nilagay ko sa isa. Ang nilagay ko, bakal eh. Kasi, para sa akin lang. Kasi yung iba, alloy ang gusto. Kaya sa bagay, iba-iba ng trip yan. Tapos ito, sa pedal, hindi na rin siya tinipid. Ang ginamit sa pedal nito is naka-alloy na rin siya. Wala nga rin siyang brand, hindi ko siya makita. Ah, tapos sa chain, Samsi. Yun nga, nasabi natin kanina, yung pinaka-RD niya, naka-Shimano Altus na to. Tapos, dito sa RD hanger niya, ano, napapalitan once na mabali. Ha. Tapos dito, sa seat post na ginamit dito is Prick brand. Quick release, tapos dito sa saddle niya is naka-Belo saddle na siya. Ito, alloy na nga pala tong seat post niya. Ha. Tapos ganun din dito sa hub na ginamit yan. Sa hub na ginamit dito is naka-Prick brand na to. Prick brand, alloy na rin siya. Tapos dito sa ano niya, sa rim niya, ang ginamit is Pinewood brand. Ito yung mga rim na ano eh,
ni Pinewood. Ang size nga pala ng wheelset size nito is 27.5 by 2.25. Nagulat kayo, medyo malaki yung build ngayon ni Pinewood dito sa tire niya. Sa tire na ginamit dito is naka CST Jack Rabbit tire. Ayan o. Jack Rabbit, ayan o. CST. Ang size nga pala ng gulong nito is 27.5 by 2.25. Pero napansin ko kanina dito sa gulong niyan, laki pa ng clearance niyo. Kasya pa yung ano ko, yung limang piraso ng daliri ko dito. Pero pwede, para sa akin, okay na itong laki na to. Kasi once na malaki, medyo mabigat na si paan. Pero depende na sa inyo yan. Tapos eto, sa spoke na ginamit dito is ano siya, bakal. Ayan. Tapos eto, kagandahan dito sa ano na to, sa bagong Pinewood Veyron na to. Ito, naka-ano na siya. Naka-hydraulic brake niya. Ang ginamit na hydraulic brake dito is naka Shimano MT-200 na hydraulic brake. Ito, sa mga nagtatanong kung alloy nga ba itong ano na to, pinaka-lever ni Shimano MT-200. Baka lang po siya. Hindi po siya alloy. Tapos dito sa handlebar, sa malamang ko ito, estimated lang na sukat to. Sa malamang ko nasa ano to, nasa 720mm. Tapos dito sa shifter niya, ang ginamit sa shifter niya is Shimano Altus. Ayan, pang 9 speed kasi ang set nito is ano, 1x9 speed. Tapos dito sa ano niya, sa handle grip, eh medyo malambot yung pinaka handle grip niya kasi ang nakalagay rito is silicone na. Para sa akin, pwede na to. Yung mga ganitong handle grip, kahit hindi na kayo magpalit. Tapos dito sa ano niya, ang stem niya, ayan, prick brand na rin itong ginamit sa stem niya. Ayan, para may yung ano niya, yung stem niya may pagkahawig kay ano, kay Tusek. Tapos ito nang tapered siya, Neko brand yung headset. Tapos sa fork suspension niya, ayan, ano din siya, made by Pinewood na rin siya, alloy. Tapos 100mm to. Lockout fork, manual. Tapos dito yung pinaka preload niya. Tapos dito sa arc niya, ayan, alloy na rin siya. Dito dumadaan yung ano. Iba kasing ano, hydraulic brake. Dito sa fork suspension, wala siyang ano, wala siyang pinaka lagayan dito ng kable. Eto, meron na rin siyang lagayan ng kable. Para hindi naiipit once na tumatakbo ka. Kasi iba, nagagasgas to eh. May tendency kasi na ano, na magasgas tapos mag-leak. Tapos ito sa unahan niya, ayan, quick release din siya. 160mm sa ginamit sa rotor disc and quick release nga siya. Post mount, kabilaan yan. Tapos dito sa likuran, ganun. Ito, para sa akin, maganda tong ganitong setup ng ano, ng hydraulic brakes dito sa likuran. Pero yung iba kasi nagagandahan sa likuran. Pero iba-iba naman ang trip yan kung saan nyo gusto o saan kayo nagagandahan para sa akin. Post mount na rin siya. Ha? Sa mga gustong umorder nga pala ng bike na to, ito hindi natin pwedeng testingin to, nag-bike check lang tayo, hindi masasabing bike review. Kasi hindi naman natin siya totally na gamit sa labas. Pero nakipansin natin kanina sa shifting, okay naman siya. Naka one by setup, pero para sa akin, pwede pa kayong mag-ano rito eh. Yun nga lang, magpapalit kayo ng RD. Pang trail, pwede. 1x10 speed. Yun ang kalamitan ginagamit sa pang trail. Tapos, ito nga pala, bago natin makalimutan to, meron siyang dalawang lagayan dito na, na isa lang pala siya, pero dalawa yung tornillo na. Battle cage. Sa, ano, sa mali, hindi na natin masyadong papatagalin nito. Ang price na binigay ni Custom Bike Manila rito is 16,300 hanggang 16,000. Soon, meron na rin iba-ibang, ano nito, iba sa iba-ibang store. Hindi na nga lang natin alam kung magkano yung presyo, pero dito, binigay na price ni Custom Bike Manila is 16,000. Ah, sa palangang ko, pwede pa kayong dumiscount dito. Ang timbang nga pala nito, yun na nga, medyo may kabigatan siya, is 14.7kg. Ha, sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless all. Thank you. Mabuhay po kayong lahat. Thank you. Maraming salamat sa nanon. Ikaw yun. Babu. Ingat kayo.